Father, you deserve all the glory, all the honor, all the praises, Panginoon, that we can give. And today, Lord, we ask you to reveal again yourself once more sa amin, Panginoon, through the scripture. Patuloy na ipaalala mo sa amin, sino nga ba si Kristo? Sino nga ba si Jesus na aming Diyos at tagapagligtas? Dalangin namin, Panginoon, sa araw na to, patuloy na tumimo sa aming mga puso, sa aming mga isip, ang mga katotohanan, Panginoon, na kung saan ibabatay namin ang aming pananampalataya at aming pamumuhay sa katauhan ni Kristo na aming Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, magandang araw po sa lahat. Our scripture for today is taken from the book of John, chapter 1, verses 1 to 18. So, okay. John chapter 1, verses 1 to 18. We shall be reading the verses responsibly and all the last verse all together. So, unahin ko po. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe. The true light that gives life to everyone was coming into the world. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet all did receive him, those who believed in his name, gave the right to become children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. John testified concerning him. He cried out, saying, "This is the one I spoke about when I said, 'He who comes after me has surpassed me, because he was before me.'" We have all received. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Altogether, no one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God, and is in closest relationship with the Father, has made him known. Makakaupo na po tayo. Apo, simula po last week, may mga nagtatanong, no, Pastor, ano yung series natin this time? Okay? Simula po last week, we started the series on the Gospels. Kung makikita nyo po, last week we started with Luke chapter 1. So, parallel accounts po ito ng Gospels. So, this time naman po, ang sisimulan po natin is the parallel account in John. Okay, magsisimula naman tayo sa John chapter 1. Okay, so unahin po natin, ano daw po yung purpose ni John for writing this Gospel? Ang sabi po dito, sabi po sa John 20, 30 to 31, "Many other signs therefore Jesus also performed in the presence of the disciples, which are not written in this book. But these have been written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name." So ang gusto daw pong gawin ni John is to point people to Christ. Yun yung purpose why he wrote the Gospel of John. So dun tayo, dapat ganun po yung mindset natin. Ano? Bakit niya isulat itong Gospel na to? Because he wants to direct the reader to the Christ, to Jesus as Christ, the Son of God. So ginamit po niya dun yung, sa una po, ginamit niya yung the Word. Well, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So tanungin po natin, ano ba yung Word dito? Yung Word daw po is a Greek word that is familiar to both Old Testament or Jewish people and familiar to the Greek philosophy. Ibig sabihin po, hindi lang to nag-a-appeal sa mga Jews, it also appeals to the Greeks. Kasi nga, ang gusto pong gawin ni John, ma-encompass niya, makuha niya pareho. So ano daw po ang ibig sabihin ng logos to the Greek at to the Jews? Ang sabi po dito, for the Jews, it means the personification of God's revelation.
Ang ibig sabihin daw ng logos is the personification of God's revelation. Or it means sa John, sa Genesis 1:3, sabi po, where God's word brought the world into being. Okay, so yung word na sinasabi niya doon, in the beginning was the word, it was the personification of the God who created all material things. Okay, so alam po yun ng mga Jews. Alam nila na pag sinabi yung word, alam nila ito yun. This is the personification of God. Then for the Greeks naman po, ang sabi, it means the divine reason, the mind or the bridge between the transcendent God and the material universe. Okay? Ito daw po ay reason, mind or the bridge between the transcendent God and the material universe. That which that hold things together. Okay? So ganun po ang kaunawaan nila. Kaya po ang pinapakilala na dito, in the beginning was the word. Ano daw po yung word na yon? Di ba? Sa ibang ano makita natin, the word daw is knowledge or the word is mind, the word is reason. But in their context, in the Christian Jewish context, yun po yung sinasabi. It's the personification of God's revelation, that word that hold things together. Okay? So para mahalaga po na nakikita po natin yung part na yun. So ano daw po yun? Sabi, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Ibig sabihin po, sa umpisa pa lang, nandun na yung word. Yung word daw ay kasama ng Diyos, at ang word ay Diyos. Okay? Tapos sa susunod pa na verse, sa 14, sabi, the word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Sa atin madali na ngayon, no? Sino po yung word? Si Jesus. Alam natin, di ba? Kasi we see the context eh. Pero kung titignan po natin, kung titignan natin dyan, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God, and the word became flesh. So ang sinasabi po ni John dyan, word was God, that word became flesh, and therefore, that word is Jesus. So he's pointing out to Jesus. So okay lang po bang pag-usapan natin si Jesus today? Parang may 10 okay sa kanila. Ano pong gustong pag-usapan ng iba? Okay? Parang may iba silang gustong pag-usapan. That's why the title of our preaching today is The Word Became Flesh. Or sa ibang sabi dito, it's the incarnation. The incarnation of Christ. Ano daw po ibig sabihin ng incarnation? Incarnation means the act of being made flesh. Nagkatawang tao. Naririnig po natin yun, di ba? Na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. It is a term used by theologians to indicate that Jesus, the Son of God, took on human flesh. May 2 points lang po tayo today. Okay lang po ba yun? Our points for today, one is, Jesus is 100% God. We want to see the scripture saying that Jesus is 100% God. And the second one is, Jesus is 100% human. Naririnig nyo na to, di ba? Sa TEE, naririnig nyo sa CE, naririnig nyo sa Christology class nyo, yan eh. So today, we will be taking into account sa scripture, paano natin sinasabi that Jesus is God, 100%, and that Jesus is human, taking into summary that remaining what He was, He also become what He was not. Okay na. Kung gusto nyo pong sundan yung notes ko, makukuha nyo po ito sa Systematic Theology ni Wayne Grudem. Okay? Hindi ko po ito inimbento, hindi ako gumawa nito. I'm just echoing it to you. Okay? Because we want to see kung ano po yung deity and humanity of Jesus. Sabi po ni Wayne Grudem, remaining what He was, He also become what He was not. Ibig sabihin po, He remained to be God, then He become human at the same time. That's why we say that Jesus is 100% God and 100% man. Dapat ang reaction niyo doon, wow. Dapat ganun, di ba? Wow, di ba? Isn't it amazing? Ulit. We have to, nairapan tayo akong ulitin niya. Okay? Today, we will be claiming the truth that Jesus is 100% God and 100% human. Again. Wow. Oh, yun. Diba? You know what? This mystery of the scripture, alam mo, itong katotohanan na to, this is so hard to explain and so hard to comprehend. But with the limitations of our mind, we will try our best na maunawaan what it means to be Jesus having 100% God, deity nature and 100% human nature. So samahan niyo po ako. Let's begin.
Jesus is 100% God. As shown dun po sa unang text natin, di ba sabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sinabi na, explicitly sinabi, Word, Jesus, was God. Sinabi doon. Tapos sinabi rin doon na, He was there in the beginning. So, eternal. Meron siyang eternal characteristic. That's why, doon pa lang sa unang sentence, it proves to us that Jesus is God. Pero tingnan po natin, ano po yung mga claims sa scripture that says that Jesus is God. Marami po kasi nagsasabi, di ba, na Jesus is human and only human sapagkat siya'y tao lamang. Di ba? Tao lang siya. So today, gusto natin makita, ano ba? Di ba, may nagtanong na ba sa inyo ng, claim ba ni Jesus that siya ay Diyos? Tapos ang sagot natin, oo nga, no, claim ba niya? Tayo rin mismo, sometimes hindi tayo sure, eh, no? That's why we need to go into the scripture to know what the scripture is saying about Jesus being divine, okay? Medyo mabilis po to, so bibigay ko na lang yung notes sa Facebook. So wag na po kayong magsulat. Just go on with me. Sabi po dito, direct scriptural claims. Meron po mga direct scriptural claims. Una, the word God or Theos is used for Christ. Ginagamit siya, ina-address siya as God. Yung Theos na to, okay? Makikita niya yan sa John 1:1, John 1:18, John, yan po yung mga scripture. Ibig sabihin po, sa scripture, ina-address siya as God. Okay? Direct yun. That's explicit. Another thing, the word Lord or Kyrios is used also of Christ. Ina-address din siya as Lord. Okay? Sabi niyo iba, baka ito yung Sir. Sir, Mister, parang out of politeness. However, in this in sa scripture ito, sa Luke 2:11, 18, and 1:43, the use of the word Lord is equivalent to the use of the word Yahweh. Ganun yung reverence na ibinibigay dun sa word na Lord. Therefore, it cannot be mistaken that Jesus is not God. Kasi kung ganun, mali yung scripture that He was called God, Theos, and He was called Lord also, as curious, ama or parallel kung paano tinatawag si Yahweh. Yun po, no? Malinaw yun. Tinatawag siya in that same sense, in that same manner, tinatawag si Kristo bilang God and bilang Lord. Therefore, He is God. Tapos po, meron din sa John 8:57 to 59, ginamit ni Jesus yung word na I am. Sabi niya, before Abraham and Moses, I am. Diba, ginamit niya yung I am na yon, na ginamit din sa Exodus 3:14. Yung sino sasabihin namin, sino ka? Sabihin niyo, I am who sent you. The same yon. Yung paggamit ng I am ni Jesus at yung paggamit ng I am sa Exodus were of the same thing. Okay? So meaning Jesus claimed to be I am. He claimed to be God. Okay? So pag tinanong kayo, claim ba ni Jesus na siya ay Diyos? Anong sasagot natin? Yes. Because He said, I am. Okay? Next po, meron pa pong ibang accounts. So, He is the Alpha and Omega. Okay, sabi po niya yan sa Revelations 22:13, He is the Alpha and Omega. Siya daw po ang beginning and the end. And only a God can say that He's eternal. Nandun siya sa umpisa at nandun siya sa dulo. Wala namang ibang being that can claim that way. Okay, so in saying that He is the Alpha and Omega, Jesus is claiming that I am eternal. I am eternal. Okay, and He is the Son of Man. Sabi po sa Matthew 26:64 to 66, it is in reference on the vision, sabi sa Daniel 7:13 to 14, and the vision came to Daniel that the Son of Man will come down and He will rule. Okay, in that same Son of Man na ginamit ni Daniel, ginamit yon sa Matthew 26:64 to 66 to introduce Jesus as the Son of Man. Okay? Ibig sabihin po, yung Son of Man dun sa Daniel in the Old Testament, ganun din pinatukuyan ni Jesus kung sino siya sa Matthew. Siya yung Son of Man that will come and will rule. Okay? So sa mga direct scriptural accounts po na ito, we can say that the gospel writers know that He is God, that Jesus claimed to be God, that He is God, and that He claimed to have the attributes of God. Okay? So ano naman po yung iba pa nating mga pruweba, evidences? Next, Jesus possess attributes of God. He possess it, paano? Pinakita niya po ang kanyang omnipotence. He's all-powerful. When He stilled the storm, He multiplied the loaves and fish, He changed water
into wine. These things can be done by God. Yung power niya, kaya niyang gawin. Some will say na, hindi naman talaga si Jesus yun, kasi tao lang nga siya eh. It was done by the Spirit of God through Him. However, kung babasahin niyo po itong tatlong accounts na to, after these accounts, they said that your glory was revealed. Ibig sabihin po, the apostles know na yung ginawa ni Jesus on these accounts was His glory being revealed. Hindi naman niya sinabing, the Spirit's glory being revealed through you. Diretso pong sinasabi ng mga apostle that Jesus' glory is revealed sa pamamagitan ng mga miracles na ginawa niya. Okay? Therefore, those miracles are attributed directly to the divine nature of Jesus. Next, that He is eternal. Ayan, eternity, nabanggit ko na ito kanina, no? He is the Alpha and Omega. Next, that He is omniscient. He knows people's thought. Di ba, alam niya yung iniisip? Alam na natin to, no? Sa mga previous na preaching. Alam niya na wala ka naman talagang asawa dahil hindi mo asawa yung kinakasama mo. Yung mga ganyan, di ba? So alam natin na, paano niya nalaman yun? Because He's omniscient. Okay? Because He's all-knowing. Then, He knows who will betray Him. Di ba? Dun sa Lord's table, alam niya kung sino ang magbe-betray sa Kanya. And He knows everything. These characteristics can only be attributed to God. Then next po is omnipresent. Sabi niya sa Matthew 28:20, memorize niyo to eh. And I will be with you always. I will be with you always to the very end of age. Siya yung nangako noon, I will be with you always to the very end of age. Therefore, Jesus is claiming to be omnipresent. He's everywhere. Okay? Then he claimed to be sovereign by forgiving sin. Nagpapatawad siya ng kasalanan. Wala namang pwedeng magpatawad ng kasalanan except sa Diyos. Therefore, when He forgives sin, He is claiming that attribute or that right to forgive sin. Okay? Then next, He's worthy to be worshipped. Tinanggap niya yung pag-worship sa Kanya. Therefore, He is God. Therefore, He is God. With this direct scriptural claims and yung attributes po of God that Jesus has showed, we can say that truly indeed, Jesus is God. Amen po ba? Di ba? Ang galing. Ang galing isipin na Jesus did all these things and He claimed to be God. And what is that to you and me? Pero may question po tayo. Did Jesus give up some of His divine attributes while on earth? Diba? Yun yung sinasabi. Sabi po sa Philippians 2:5-7, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant being made in human likeness. Ang sabi po nung author natin, sabi niya, no. He did not give up any of His divine attribute when He was human. Kasi kung give up niya yun, then hindi siya magiging 100% God. Hindi niya give up. However, in some instances, ang nare-reveal sa atin is His human nature. Some ang nare-reveal sa atin is His divine nature. But it doesn't mean na nawawala or gine-give up niya yung divine nature niya just because of His physical nature or His human nature being revealed. Depende kung saan ka nakatingin. Depende sa punto de vista mo nung tinitingnan mo kung ano yung ginagawa ni Kristo. Kaya nare-reveal sa'yo kung ano yung nature na meron siya. But He did not give up any of His attribute while on earth. Di ba ang hirap isipin nun? That's why He's God. Because only Him can do that. Diba? Kaya siya Diyos eh. Kasi yung limitasyon ng isip, He's not bound by time and space. Na meron siyang katawan, pero He's omnipresent. How can that be? Because our body is limited with time and space, but Jesus' divine attribute is not limited to that. Diba? So, ibig sabihin po, He is really God. He can do those things, even if we cannot fully comprehend or understand that. And dahil hindi mo siya naintindihan, it doesn't mean it's wrong.
The truth will remain to be true whether you like it or you like it very much. Diba? Pareho pa din yun. Kahit na paniwalaan mo o hindi, pareho ang katotohanan na si Kristo ay Diyos. Na si Kristo ay Diyos. So ngayon, bakit naman daw mahalaga that we know the deity of Jesus? Why is Jesus has to be divine? Ano yung necessity nun? Una po, it goes to show that salvation is from the Lord. Kasi nga po, di ba, He's God, and then He came on earth to seek and save the lost para tayo ay iligtas. Meaning, ang salvation ng tao ay galing sa Diyos. Okay, yun po yung una nun. And the whole message of the scripture is designed to show that no creation could ever save man, only God Himself could. Because Jesus is not a created being. Okay? Hindi po siya nilikha. Yun yung mahalaga dun eh. Kaya mahalagang ina-establish natin that He was there in the beginning. Okay? Nandun na siya. No one created Him. And no created being can save another created being. That will not be enough. Okay? Yun po yung sa number two. Only someone who is infinite God could bear the full penalty for all the sins of those who would believe in Him. Only an infinite God could bear the penalty ng lahat ng kasalanan natin, past, present, and future. Diba? Kasi nga po, kung ako lang, mamamatay ako para sa inyo, kasalanan ko lang yung pwede kong bayaran eh. And even that is not enough because I'm not perfect. God, Jesus, in all His infinity, in all His perfection, He was able to pay the penalty of our sins. That's why no one else can do that. That's why pag sinabi natin, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ito yun. Walang ibang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan lamang ng isang 100% God and 100% human to die for the penalty of our sins. Ay pa? Yun ay number three. And only someone who was truly and fully God could be the mediator between God and man, both to bring us back to God and reveal God most fully to us. Okay, mamaya po, i-illustrate natin yan para mas maintindihan natin. So, ang ating pong unang point today is Jesus is 100% God. Jesus is 100% God. Therefore, we can put our full trust in Him for all eternity and that He is worthy of our worship and praise. Dahil siya ay Diyos that is revealed to us, therefore, we can trust Him. Therefore, alam niyo po yun, we don't just trust Jesus because of His miracles. We don't just trust Jesus because of the things that He can do. We trust Him for who He is. And He is God. He is God. Diba ang sarap lang no, na pumupunta kayo dito every Friday or every Sunday, knowing that you serve a God. The God, di ba? Knowing na tayo ay sumasamba sa isang tunay na Diyos. Di ba? Kesa pumupunta tayo dito, tapos hindi natin sure na ito bang Kristo na to, sino ba talaga siya? Di ba? He can be just one of the thousand gods of the Hindus. But He's not. He is our God. He is the only way to the Father. He is the only way for salvation. That truth, you have to claim it and you have to live by it. Paano? Paano daw po yun? By surrendering our lives into the authority of this Jesus who is God. Diba? Wala pong aspeto ng buhay natin ang hindi natin maaaring isurrender sa isang Diyos. Kaya po, bawat aspect ng buhay natin, we must be able to surrender to Him. Because He is worthy of that worship, our sacrifice, worship of sacrifice, and our praise. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So, Jesus is God. Our point number two is, Jesus is 100% human. Okay, punta naman tayo sa kabilang banda.
Alright, that he's 100% human. First point, he was born of a virgin birth. He was born of a virgin birth. Ano ba ibig sabihin nun? Salvation ultimately must come from the Lord. Paulit-ulit, no? Kanina yun na yung sa pagiging God niya. Ngayon ito ulit. Because he was born of the Holy Spirit. Okay? Si Jesus po ay ipinanganak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Okay? And then it was made possible the uniting of full deity and full humanity in one person. Dahil na yung na-create siya through the power of God, and then lumabas siya through Mary, a person, supernaturally, nag-unite yung deity and humanity niya through the virgin birth. Okay? Natanong nyo na ba yung sarili nyo, bakit kaya hindi na lang si Jesus, God, bumaba mula sa langit? God siya, bumaba siya, ah, ito ako, surprise, I'm your God. Bakit hindi ganun yung ginawa niya? Di ba? Or bakit hindi na lang siya nag-create sa langit ng tao, tapos parang si Superman, pinadala niya sa, sobrang excited kasi. Pinadala niya sa ano, sa isang basket, dinala niya dyan sa lupa, ito na yung God nyo, ito na yung superhero nyo. Why it doesn't have to be that way? Because of the essence of the virgin birth. The virgin birth supernaturally show us that God, the divine nature and the human nature of Jesus are being united. Okay? And then po, Christ through humanity without inherited sin. Hindi niya na-inherit yung sin niya because he was born of the Holy Spirit. And it is the supernatural work of the Holy Spirit na hindi naipasa yung original sin of Adam to Jesus. That's why he is the new Adam. Diba? He's the last Adam and the first Adam yung nagkasala. And then Jesus is the new Adam because he was created without sin. Not created, he was born without sin. 'Di ba nung si Adam 'di ba nung bumunta sa lupa o sa paradise or sa Eden, wala naman siyang kasalanan noon, 'di ba? Until they fell into sin. Pero si ganun din si Jesus when he was born without sin. That's why he is also being referred to as the last Adam. Okay po? So first point is, he was born of a virgin birth. Next, and Jesus showed us attributes of being human. Una po is, he has a human body. Siyempre, di ba nakita siya, naglalakad, umuupo, kumakain, natutulog. Meron siyang human body. Kaya makikita natin, yun yung isang human nature niya that is being really seen. Kitang-kita yun sa atin. He has a human mind. Parang natin nasabi yun. Because he grew in stature, lumawak siya sa pag-iisip. Nakita niyo po yun sa scripture, no? Yung baby siya, sinabi doon na lumawak siya sa kaisipan. So yun, tumataas yung antas ng pag-iisip niya. So he's growing in mind. Okay? And then he has human emotions. Nasasaktan siya, nalulungkot siya, umiyak nga siya eh. Di ba? So ibig sabihin po, meron siyang human emotion. So ito po, kitang-kita natin itong mga part na to. Kitang-kita natin to sa scripture, yung mga part na he has human body, human mind, and human emotion. But despite of all this, he is sinless. He remained to be sinless. So may argument ngayon. Sir, eh kung human siya, dapat may nagkakasala siya. Because human, sin. Diba, babanggitan niyo pa ako ng, for all have sin. Diba? For all have sinned. However, we forget that human, yung for all done, all human, are of a distorted nature. Jesus came to earth in a perfect nature, in perfect relationship, in the fullness of God. Yun po yung kaibahan natin sa Kanya. Yes, He's human, we are human, but Jesus is living in a perfect nature. Tayo, broken yung nature natin because of the first and original sin. Yun yung difference, okay? So, yung pong about being God, Jesus being sinless, didiscuss natin sa mga susunod na preaching. I will not go into much details kasi may isa pang preaching para dyan na ibibigay din namin sa inyo. Okay po? So, but one thing we have to believe today, that Jesus did not commit any sin. Ngayon, bakit naman daw po mahalaga that we know Jesus's humanity? Actually, mas magpo-focus tayo dito kasi ito tayo eh, di ba? Human.
First is for representative obedience. Sabi nga po, for the disobedience of one person, death came because of Adam, yung disobedience niya. And the obedience of one person, life came. So that is the representative obedience of Jesus. Yung pag-disobey ni Adam brings us death, but the obedience of Jesus brings us life. Okay? Then po, to be a substitute sacrifice. Sabi po, di ba, na pag Lord's Table, naalala niyo yung kapag walang pagtagas ng dugo, walang kabayaran ng kasalanan. Kung hindi magiging human si Jesus, walang dugo. Then he has to take on his human nature so that he can so that merong blood and merong body that will be crucified and that will suffer to pay the penalty of our sins. Kailangan merong katawan na iaalay para sa inyo at para sa akin. Okay? Next po, to be the one mediator between God and men. Illustrate natin to later, no, kung paano magiging mediator si Jesus to be between God and men. And then to be our example and pattern in life. Kasi po, di ba, bakit sinabing to be our example and pattern in life? Di ba po, naalala niyo pag nagkakamali tayo, lagi natin sinasabing, dahil sa ako ay tao lamang, marupok, mahina. Di ba? Yun eh. And Jesus is human. He experienced all things na kagaya ng na-experience o nararanasan natin. But he obeyed God even to the point of dying. That is the kind of obedience and that is the kind of life that he wants us to live. Obedience to the point of dying. He became human so that he can show you that it's possible to obey. Posibleng sumunod. Posibleng magawa ng isang taong kagaya mo na sumunod sa Diyos. He showed it to us. And then, to be the pattern of our redeemed bodies. Ayan. Alam natin po, no, that he will be eternally with the human body. So one day, darating din tayo dun sa pagkakataon that we will be having our glorified body. Hindi na nabubulok. Hindi na namamatay. Okay? So Jesus showed it to us nung namatay siya at nabuhay siya muli at umakyat siya sa langit na meron siyang glorified body na hindi na mabubulok at hindi na mamamatay. And then, to sympathize as a high priest. Hindi pang high priest po natin, hindi lang siya someone na nagtuturo o nagsasalita o naguutos. He is someone who knows every pain. To death nga eh, di ba? He's someone who knows every temptation. He's someone who knows every struggle, every problem. Alam niya yon dahil nabuhay siya kagaya natin. Nabuhay siya in a broken world like you and me. He knows exactly. He can relate to what you are going through right now. Alam ng Diyos. Alam ni Kristo dahil siya rin ay naging tao. Dahil siya rin ay nabuhay sa mundo na kagaya natin. He was persecuted. He was denied. He was betrayed. He was mocked. He was not recognized. Di ba? Kita natin lahat yun. Dinaanan niya lahat ng hirap. He was killed and he was murdered without sin. Therefore, walang anumang bagay na pinagdadaanan natin ang lingid sa kaalaman ni Kristo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa sarili mong, walang nakakaunawa sa akin. Kawawa ka naman. Diba? Hindi natin pwedeng sabihin, lalo na tayong mga Kristiyano, we cannot say that no one understands what, hindi mo kasi alam, Pastor, kung anong hirap na pinagdadaanan ko. Yes, hindi ko alam, pero si Kristo alam niya. Diba? Kami, mga pastor, we may not know and we may not fully understand or we may not fully share in whatever you're going through right now. But Jesus can. And He is. He can relate kung ano man yung pinagdadaanan ninyo. Kaya po napakahalaga that we recognize His humanity. Okay? Therefore, our second truth is, Jesus is 100% human
Therefore, we must follow His examples, knowing that He fully understands whatever it is that we are going through right now. Even your victory, your pain, your suffering, your questions, your temptations, your struggles, He knows. And He just, hindi lang niya alam, He understands. Di ba ang sarap nung pakaramdam na, Lord, nagkamali ako eh. Pero sabi niya, I know. And I understand. Na naunawaan ka ni Kristo. Naunawaan niya kung ano yung pinagdadaanan mo. Okay, so ito po yung illustration natin. So this is our conclusion. We have to remember that Jesus is fully human. Therefore, He can be the mediator between a man, tayo, and of God because He's fully God. Only Jesus can do that. Nor the angels, hindi nila kayang gawin yun. Because wala silang human nature, wala silang godly nature. Even those that we call saints, they cannot do that. They cannot be our mediator. Why? Because they are human. They're not God. That's why napakahalaga na kiniklaim natin or alam natin that Jesus is fully God and fully human. And only because of Him, we are connected to the Father. Only because of Him. And Him alone. Wala nang iba pang fully God and fully human. Siya lang. Okay? Kaya napakahalaga po na alam natin that it's only through Jesus, not anybody else, that we can reach the Father. Only through Jesus. And then, He experienced suffering and death. Naranasan niya kung ano man yung naranasan natin, even dying, naranasan niya. That's why there's nothing in this world, no temptation, nothing, no trouble or trial in this world that can ever separate us from His love. Because He knows. And He understands. Ang sarap po, no? Hindi ka naman karapat-dapat. Pero ang sabi, alam ko. Hindi ka pa nagsasorry, alam ko na. At naunawaan kita. And I died for you. For while you are sinner, I died for you. Grabe. Dapat, wow. May bago ng word, hindi na amen. Ano? Wow na. Okay. May mga pauso. Okay, yun po, no? That's so amazing when we realize na ito pala si Jesus. He's worthy of my worship. He's worthy of my clapping. He's worthy of my life. He's worthy of every bits and pieces of my suffering, of my sacrifices. He is worthy of all of this because He's God and He's man. And then, He's infinite and sinless. Therefore, His sacrifice on the cross is enough. Therefore, His sacrifice on the cross is enough. Grabe. Diba? Ang hirap unawain, ang hirap lang unawain that an infinite, all-powerful, all-knowing God chose to be a finite man just to reconcile you and me with the Father. Just so you and me can have that relationship with God. Just so you and me can have the right to be called children of God. Just so you and me can one day go to heaven and experience eternal life. Ganun ka profound yung truth that Jesus is God, chose to become human for you and me. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Amen. Dito po tayo magtatapos. Sabi po dito, meron pong story. I know this story will not completely illustrate, okay, kung ano yung ginawa ni Jesus. Pero meron daw pong isang Persian king who loved his people so much, sobrang mahal na mahal niya yung mga tao niya, or yung kanyang, ano ba tawag doon, yung kingdom, yung kanyang kinasasakupan, yung pinagaharian niya, sobrang mahal na mahal niya sila. And he wants to understand them.
So what he did, one day after another, nagde-dress siya as a simple person, nagde-dress siya as a beggar, nagde-dress siya as an ordinary man, because he wants to understand them by living the life that they are living. So he eats with them, he sits with them, he drinks with them, he live life with them. So meron daw po siyang isang bahay na pinuntahan. Nagpunta siya dito sa bahay na to. Tapos, na as a beggar. Pinakain siya, pinhisan siya, tinulungan siya. And then he left, he came back to the palace, and then he came back another day as a king. And then sabi niya, ako yung beggar. And ako yung pinakain mo, ako yung tinulungan mo. Sabi niya dun sa tao, then ask anything from me and I will give it to you. Ito po yung response ng tao. You left your palace and your glory to visit me in this dark, dreary place. You ate the coarse food I ate. You brought gladness to my heart. To others, you have given your rich gifts. To me, you have given yourself. Yun po ang ginawa ni Kristo para sa atin. To us, He has given Himself. An infinite God, all-powerful, all-knowing, eternal God, incarnate into human so that He can give Himself to you and me. Therefore, He is worthy of our praise, Jesus as God, and He is worthy to be followed, Jesus as human. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat Lord sa limitasyon ng aming mga isip, sa limitasyon ng aming mga kakayahan, umunawa, Panginoon. But through Jesus, you have revealed yourself fully sa amin. Lord, hindi kami karapat-dapat, Panginoon, and we live in a messy, broken, sinful world. But once in the history of this world, you chose to come down from heaven, take on your human nature, suffered, persecuted, tempted, accused, murdered without sin, just so we can experience that grace of having eternal life, of having the right to be called your children. Lord, we cannot thank you enough, but we pray, God, sa mga kakayahan namin, Panginoon, sa bawat araw namin, sa bawat araw, Lord, na desisyon namin ipsuko ang aming buhay sa authority na meron si Kristo sa amin. Sa bawat araw, Lord, napipiliin namin, Panginoon, sa gabay ng iyong banal na Espiritu na sumunod, gumawa, maglingkod at magtapat sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, mula sa pusong umaapaw ng pasasalamat, tanggapin mo, Panginoon, our bodies, our life, as living sacrifices, holy and pleasing to you. In Jesus' name, Amen. Okay, so, buri po sa Panginoon. Ito po yung LG guide questions natin. So if you want to take pictures, dalawa lang po yan. So mas mabilis po kayo makakapag-LG this week. Salamat po. Papuri po sa Panginoon.